Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng Human Rights Promoters. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabayan ng kalimunagan ng banal na Santa Maria, sa mga isyong ating nakala, mabantay sa mabuti pang mahala, mabuting lipunan, patas ng justisya at karapatang pandako, ay hindi sa Human Rights Promotion Special, o ating New Year Special o Year-End Special natin, taon-taon, ang ating issue ngayon, ating topic. At bagong lahat ay maling Happy New Year sa lahat. Mula doon sa ating pamahalaan, mamayang Pilipino, sa buong mundo at siyempre, especially sa Tunay Family. At ang Human Rights Advocacy Promotions ay umabot na sa halos mag 18 to 19 years na tayo ngayong 2021, no? This coming 2002, March 20, 2002 ito ay itinatag noong March 20, 2002 at this coming 2021, March, ito ay ikalabing siyam na taon na natin yan. So, bali 18 years na tayo ngayon at maglalabing siyam na tayo ngayong 2021 sa ngayong darating na Marso. At ito ay tayo ay may live promotion din na kung saan ay ito ay sa June, every June. So, yun na ikatatlong taon na natin sa June. Ngayon, ito namang ating live, itong promotion natin sa ano, sa internet, o yung pagsasa publiko natin on the internet publication ay nagsimula tayo niya noong 2007 up to now, 2020. So, halos ilang taon na rin. Pero yung nagsimula tayong itatag ang Human Rights Promotions ay 2002 pa yan. So, maling 18 to 19 years na tayo. So, ganyan natin pinagtyagaan itong ating promotion na ito. So, ngayon ay ang Human Rights Promotions ang i-highlight natin yung ating objectives and perspectives. So, ang Human Rights Promotions ay mayroong promotion in the field at saka sa pagsasagawa ng publication imparting from this internet and mga pamamahagi ng mga brochures, mga yan, mga pamphlets, mga newsletter na yun. So, tayo ay nagsasagawa ng human rights training, education, mga symposium, yan, mga meetings para mag-educate, no? Para ma-promote at ma-educate ang lipunan ng Pilipino, hindi ng ating pamahalaan sa human rights. So, particular, tayo ay nakapag-initiate na rin ng human rights promotion sa PNP, sa LGU, dito sa ating bayan sa Quezon. At ating nais na yung mga kalapitbayan pa rin kung saan natin maabot ay tayo ay makapag-initiate ng training sa kalapitan natin dito sa Quezon. Almost, siguro magawa natin yung Quezon natin doon sa distrito natin na ating malibutan yan at mapromote natin ng karapatang banta. But ngayon, tayo nandito pa lang dito sa ating lugar, sa Quezon. So sana makapag-train tayo doon sa ating pamahalaan, mga LGU, PNP, doon sa mga iba't ibang mga lokalidad o municipalidad. At ganyan din sa ating AFP, tayo ay makapag-impart din training sa kanila para sila ay makapagkaroon ng mahusay na pagsiservisyo publiko in respecting human rights. So ito ay mandated naman ito. At tayo ang ating bansa Pilipinas ay member ng United Nations at ito ay dapat lamang na isa praktika ng ating pamahalaan from the PNP or the enforcement. LGU, lalo na. O sa pamahalaan, generally. So, particularly, syempre, yan yung ilan sa mga service in order yan. So, tayo ay nakapagsagawa na ng human rights training sa kanila, education, sa PNP at LGU para sila ay makapagkaroon ng mahusay na pagsisilbi
sa kanilang tungkulin bilang pulis at LGU na sila ay may respeto sa karapatan ng tao. So, tiring with them ay magkakaroon sila ng mahusay na unawa at pagkakaalam sa human rights kung paano nila ipapractice yung kanilang servisyo. Yan, kagaya ng halimbawa, yung nagpagbabago na dyan sa human rights policing na yan. So, mayroong human rights din sa policing na yan ay pinaigting niya dyan sa PAP at saka iba't ibang mga handbooks niya. So, ngayon ay tayo ay maigting na nagpapasalamat sa ating Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon Jesucristo, at Banal na Santa Maria sa kanilang kaliwanag. Tayo ay maigting na nagpapasalamat sa ating Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon Jesucristo, at Banal na Santa Maria sa kanilang kaliwanagan at milagro. At ginabayan tayo sa mahabang panahon na ito upang makapag-promote tayo ng human rights na yan. At tayo ay hindi pinabayaan o inilagay sa anumang uri ng kapahamakan. Tayo ay, ito ang tayo patuloy na nakapag-promote. So, ano man yung nangyayari, tayo ay, ito patuloy pa rin tayo. So, ngayon, ito yung ating naisagawa mula dito sa bayan ng Impanta Quezon o dito sa Quezon. At tayo ay nagko-concentrate ngayon dito sa internet publications na ito ay abot naman sa iba't ibang sulok ng mundo. Gayunman, ito ang ating wide education na sinasaklaw natin dito ay kung ating bansa, syempre. Subalit, tayo ay tumutumay din dun sa international na issue ng karapatan at tayo nagsasaboses din, tayo nag-iikaya din international. So, with our language, so ating ginagamit ito. But we are also imparting it and tayo ay tumutumay din sa international community, lalong-lalo na dun sa United Nations sa kanilang mga nagiging daloy tungkol sa karapatan ng tao. Ngayon, tayo ang human rights advocacy program, murahan promote. Tayo hindi rin ganun, tayo man ay tayo nagpapasalamat sa ating Banal na Panginoon Diyos, tayo ay pinigil at ibang. Bagkos na tayo mayroon din nararanasan na mga personal na mga problema sa buhay, so tayo mayroon din banta sa buhay, mayroon din pang-aabing ang ating mga kababayan o yung ating mga kapwa-tao, at syempre yung ating pamahalaan, mayroon din tayong karanasan dyan na tayo ay kami lang nagagawa ng mga pang-abuso. So ngayon, so hindi naging doon sa ating magiging karanasan personal, hindi naman dito sa loob ng ating at maaari meron din gumagawa dahil marami ang gumagawa ng mga pananabutahe rin sa atin, pero hindi natin alam kung sino yun. So nagiging tayo ay naging matatag at naging mahirap, medyo meron naging paghihirap din tayo dun sa ating promote. Marami yung gumagawa ng hindi mabuti dito sa ating promotion na yun. So kaya tayo ay pinagsisikapan natin mabuti na ito yung may promote. May personal at merong maaaring dito na rin sa ating promosyon. Pero usually doon sa personal, doon tayo nagkakaroon ng medyo doon tayo nadadamay itong ating promosyon na dito sa personal na kanilang binabanat sa atin. So, ganyan man, ito yung hindi natin naalitan. At tayo ay, syempre, tayo nagpapasalamat sa Diyos, doon sa pamilya, doon sa kanilang suporta, na tayo ay sa ating pamumuhay, doon sa suporta sa karapatan natin, at ito tayo ay nakapagbabahagi at nakapag-support din sa karapatang pantao, bagus doon sa ating nararanasan sa buhay ngayon, tayo nakapag-support sa human at nakapag-promote tayo. So, tayo nakapag-tutuwid pa dito sa ating pumumuhay nito. So, ngayon, syempre, nasasalamatan din natin yung mga ilang taong hindi natin kilala, nasa likod natin, maaaring biyaya ng Diyos. Syempre, natural, biyaya ng Diyos, may gumagawa ng kabutihan sa likod niya, na nakahihindrans doon sa gumagawa ng Diyos. So, salamat sa inyo kung sino man kayo, hindi ko man kayo kilala. So ngayon, ang human rights promotions ay puspusan doon sa objective nito na tayong promoter nito dito sa ating ginagawang promotion. So tayo nga labang ay medyo natigil sa ating field dahil ka tayo ay nagkaroon nga ng medyo konting sakit. So tayo ay nakakoconcentrate ngayon dito sa internet promotion. So medyo tayo ay nakagagaan dito
dito sa ating nadaranasan na medyo konting karamdaman. Pero tayo ay dati ay nagpipil. Kaya sana in the future makapag-appeal na ulit tayo para maka-impart tayo dun sa mga sumusunod pa na mga nasa nanunungkulan sa ating pamahalaan, sa ating BNP o maging AFP at sa ating mamayang Pilipino dun sa mga sa iba't ibang sektor ng lipunan, sila ay ating maimula dito sa karapatan ng tao at kung paano ito nila isa sa praktika at makapoprotekta. So ating pinilit na makapromote ng human na maka-educate dito sa vlogging at saka dito sa live promotion. So tayo ay pinilit natin yan at tayo ay tunghayan yung mga objectives na ating ng ating human rights promotion. Siyempre, tunghayan ang lahat ng nasa sa loob ng karapatang pantao. Ang human rights promotions ay puspusan sa objective nito mula sa ating sa film author, promoter nito na ang Diyos labang ang tangi natin sa sandigan, suporta ng pamilya. Hindi din na nabanggit natin ang mga maaaring na hindi natin kilala na nakikisuporta sa atin. So ngayon natin pinipilit na makapromote ng human rights, maki-educate at matungayan ng mga iba't ibang mga issue sa ating pamahalaan. At syempre, iba't ibang issue ng karapatan ng tao na ating dapat suportahan, ating dapat na matulungan. At mga layunin ng ating promotions upang makatulong na ang human rights ay mapaiting at mapairal at ang pagpapairal ng mabuting pamahala, mabuting lipunan, patas na huskisya at patas na karapatan ng tao. At marami pang issue na ating tinutunghayan na dapat na suportahan. O ituwid at ang konsultasyon at opinion sa mga bawat issue ay makatulong na makaresolbo o makatuwid at gabay sa maayos na daloy ng buhay. No? At kabutihan base sa katwiran ng human rights at matuwid na hango sa mabuting balita o Bible o gabay ng ating Diyos para tayo ay makapagbigay ng mahusay na konsultasyon, siyempre nakamasa tayo din sa katuwiran ng ating banal na Panginoon Diyos. So diyan tayo nakabase sa kanyang mga pangangatwiran na yan. No, sa loob ng 18 taon ay matatag tayong nag-promote kahit na ano ang ating kinaharap at personal na banta sa buhay natin, magdadalawang taon na rin ng ating live promotion sa Facebook o YouTube. Ngayon darating na first week of June. So sa June 3, 2021 na kung saan ay nagsimula tayo noong 2018. So mag-3 years na tayo ngayon dun sa live promotion dito sa live natin na ganito. So medyo naging mahirap yung live promotions natin at sa iba't iba nating karanasan. So marami yung nananabutahe dito sa ating live promotions. Na kung mapupunan nyo, may putol-putol yung ating live promotions dahil nga sinasabutahe tayo ng mga personal na gumagawa ng mga panggugulo sa atin. So sila yung mga gumagawa niyan. So kaya tayo ay hindi na pagminsan yung ating promotions kung dito sa Facebook. So makita mo yung live promotions natin din, medyo putol-putol yan dahil nga sa kanilang sinasabotahe. So yun ang mabigat na ating kinaharap dyan sa ating live promotions. So at pagminsan doon naman sa ating sa vlogging, so tinatanggalan tayo ng connection sa internet. So yan, mahirap. Yan ang nagiging hirap niyan. So binabanatan nila yung internet natin. So mahirap yung naging problema na itong mga taong ito sa kanilang pag-iisip upang gawin ng mga bagay na yan na isabotahe o guluhin yung ating promotion. Kung saan, hindi na nalalaman na yung karapatang pantao na ating sinasa publiko o yung ating pinopromote ay tinatamasa na dapat nilang tamasahin pero iba ang kanilang ginagawa sa lipunan ito. So ngayon ay ating pinag-ibayo itong ating live promotions na ito para ito ay may bahagi natin na maayos sa ating pananalita sa ating pagbabahagi. Medyo meron tayong medyo hindi masyado tayong ganong galingan sa pagbabahagi. Ganyan po man sana maintindihan nyo yung ating mga sinasabi hindi dito sa ating promotions. So kahit hindi tayo masyadong mahusay dito sa ating mga salita,
Ngayon, ating pag-ibayuhin nito upang ito ay maging makinis, maging mahusay sa pag-deliver ng itong mga salita o pagbabahagi o pagsasalita natin. Yung speech natin, ating pag-ibayuhin yan. Hindi tayo medyo gawin tayo sa ating pagsasalita. Meron kasi tayo, hindi tayo ganun kalakas mag-memorya para kaya medyo tayo ay nabibitin doon sa ating mga sinasabi. So ngayon, at maliban dyan, siyempre merong gumugulo nga sa atin dito. So, it bothers us. So ngayon, ang ating promotion sa human rights ay ang pagsasaboses sa lahat ng nakapaloob sa human rights. So hindi lamang tayo naka-concentrate sa isang human rights na halimbawa sa isang sektor o sa prison order lamang. So tayo ay naka-concentrate. So lahat, we pinopromote natin ito, tayo ay dinidepend natin ng karapatang ng tao sa lahat ng nakapaloob dito. Para at ito ay ating sinusuportahan natin yung pagpapailitin nito para ito yung mapagiran ng gusto dito sa ating bansa at syempre dun sa buong mundo, sa United Nations para yan ay paigtingin ng United Nations at yung mga bawat mga bansa mantang mabantayan mabuti para pairalin ng bawat mga bansa. Yan. Yan tayo naman, tayo na sa buhay dito sa ating bansa para ito ay pairalin yung mga ating human rights dito in connection with the United Nations. So sana kaya tayo ay puspusan dyan sa ating promosyon na yan. So ngayon ay atin ding tinungyan din yung IHL, yung usapin sa insurgency. So tayo ay nagbabahagi ng karapatang mantao dyan sa insurgency na yan upang nagpupromote tayo dyan upang mapangalagaan yung lipunan o yung bansa mula dito sa internal conflict, yung karapatan. So yung bawat side dyan, halimbawa yung sa pamahalaan, sa rebelde o sa insurgents, sila may mga karapatan na dapat na sundin. Yung IHL, yung protocol na yan, international protocol. So dapat din na sundin yan para marespeto na yung karapatan ng bawat isa. So hindi po pwede basta sila nagbabakbakan. Meron panuntunan nila na. Gaya ng Karil. Yan ay yung IHL at yung human rights. Naging comprehensive yan doon sa Karil. Dito sa ating bansa. So pinag-usapan nila yan at isinaayos nila yan under Karil. So ngayon, yan ay mahalaga yung IHL na yan, lalo na sa community area na dapat na irespeto yan ng mga bawat side. Halimbawa yung pamahalaan at saka yung mga halimbawa ng insurgents. So yung civilian community, hindi po pwede na yun ay kanilang pagdausan ng labanan o sila ay kung halimbawa pagkakampuhan nyo ng militar ang isang civilian community o ito ay o maging yung kabila, ito ay kanilang gagawing ano, halimbawa mga sila ay doon magtatayo ng kampo doon sa civilian community at hindi naman nila magagawa yun sapagkat sila ay lulusubin ng mga militar doon. So ngayon ay yan ay mga isa sa mga bagay-bagay para magprotekta tayo mga civilian doon sa labanan ng magkabilang panig. Ano man yung kanilang mga pinaglalaban. Siyempre ang gobyerno, punaprotektahan niya yung pamahalaan, yung demokrasya. Yung mga rebelde, may pinaglalaban sila. So ano man yung kanilang pinaglalaban, irespeto nila yung karapatan, lalo lalo yung pamahalaan. So marami dito sa ating bansa, ang human rights violations ay nagka-come up dyan sa internal conflicts. Kaya kinakailangan, sundin nila yung IHL para hindi ganun. So marami yung kalimitan pa nga ang nagiging bitima yung mga civilian, hindi yung both sides na naglalabanan, na sila ay nagkakaroon ng foul play dun sa kanyang labanan. Halimbawa, yung usapin ng mga horse de combat na nangyayari, na nagkakaangalan sila dahil na, halimbawa, sugatan na, pinay-paper pa para mga tipong ganun. O kaya dinodouble din nila, parang ganun, nagalit. Meron namang civilian, yung ang marami civilian na sinasabi na si set up na sila daw ay mga miyembro ng mga CPP-NP, yan ang bawa, at sila ay pinapaslang ng mga umaabuso sa pamahalaan. So may latest nga ngayon diyan yung somewhere in ano yata yan, yung Iloilo na mayroong operasyon diyan na ano, ayan, iniimbestigahan pa yung mga bagay na yan. At marami rin yung umangal doon sa pangyayari na yun, na pawang lumalabas na civilian yung kanilang binanata na yun, na siniserba ng War Palace, para mga ganun. So ngayon ay yung IHL at saka yung human rights ay mahalaga dyan sa internal conflict upang mapangalagaan yung siyempre mga civilian at
both sides na rin. So ngayon ay hindi lamang yan, inutangayan din natin yung international community. So tayo ay nakikialam sa international community, syempre yung sa United Nations, para suportahan kung mayroon may relations, sa ibang bansa, kagaya rin dito, tayo ay nakikisa para ma-resolve, mabigyan ng katarungan yung mga nabibiktima ng human rights violations na gawin din sa iba't ibang bansa. Tayo sumusuporta upang mapaigtin yung karapatan at mapairal sa iba't ibang mga bansa, lalo na sa pangkalahatan. Ngayon, tayo rin ay, syempre, tayo ay patuloy na nagkasabot sa pagbubuklod ng lipunan ng Pilipino, maging sa iba't ibang mga bansa, ang lahat ng mga tao, maging ang bawat mga bansa magkakaisa sa karapatang pantao na mapairal ito. At maprotektahan yung mga karapatang primarily mula rito. At ito ay maibigay ng lubos para everybody will live under the rights ng sa ating karapatan. So, kung mamumuhay tayo ng ayon sa ating karapatan, maganda pumumuhay yan from the basic rights at mga higit pa makabubuti sa ating pumumuhay na isang mahusay na sistema ng mga politika at ekonomiya in the base of the rights. Yan. Kaya kinakailangan, yan ay ating mapaiting. Ngayon, yung pagtatukol nga dyan sa karapatan ng tao, yan ay dapat na pagkaisahan natin. Upang sa gayon, walang nalalabag yung karapatan at hindi natin nilalabag yung karapatan ng ating kapwa-tao kung tayo ay may respeto sa ating kapwa-tao. Kung yung pamahalaan natin ay bukas dyan sa karapatan ng tao at ang mga tao ay buklod para dyan, so sila ay re-respeto sa karapatan. Sapagkat kung hindi ay sila ay siyempre mananamit doon sa kanilang mga ginagawang paglabag sa karapatan o sino mang lalabag sa karapatan kung buklod sa karapatan. At kung ating pamahalaan ay nagtatanggol ng gusto ng karapatan ng tao. Na ito ay kung ang gumagawa nito ay nandun sa pamahalaan, siyempre ipagtatanggol nila yung karapatan ng isa na nilalabag noong umaabuso sa pamahalaan o iba't ibang mga makalalabag ng karapatan ng tao. So ngayon doon sa ating objectives ay ngayong darating na 2020 o ngayong 2021, so pagpapaigting ng ating promotion ng karapatan ng tao dito sa internet, dito sa ating live promotions, so tayo ay matulungan na hindi tayo na sasabotahe dito sa live promotions dito sa ating internet nito. Sana tayo ay maraming makatulong dyan, pag-ibigayanan dyan. So pang tayo makapag-promote ng maayos, makapag-educate tayo, tayo ay makatunghay doon sa iba't ibang mga issue, lalo na sa mga violation ng human rights na ito'y mabigyan ng justisya, tayo makapagsaboses dyan dito sa human rights promotions. Mabigyan ng katarungan yung mga nababiolate ang karapatan ng tao. At syempre yung prevention, ma-educate natin ang lahat para dyan sa karapatan. At iba't ibang mga karapatan, hindi lamang sa peace and order, kundi yung iba't ibang karapatan na dapat natin tamasahin, kagaya sa karapatan natin sa ekonomiya, iba't ibang mga civil rights, na dapat natin tamasahin na ito ay alam natin isa praktika at ito ay ating naisasambusin sa pamahalaan na lubusang ipatupad. Sapagkat itong ating bansa hanggang sa ngayon ay mabigat pa rin yung inequality sa human rights at ito ay hindi na ipapatupad ng lubos. Kaya dapat ito ay lubusan na ipatupad ng gobyerno para ito ay magkaroon ng total equality of human rights implementation. Sa ngayon kasi ay hindi pa totally ang human rights sa atin ay equally na implement. Hindi lamang doon sa isang tako, hindi sa implementation for all na talaga namang hindi lubos. Ano ba? Employment, yan. Usapin employment, mga ganyan. Iba't ibang mga bagay sa pamumuhay. So marami na talagang yung inequality ay talagang nagana pa in human rights at justice, iba't ibang mga bagay. So ngayon ay yung human rights ang mahalaga na yan, yan ay mapaigting sapagkat dapat tamasahin lamang yan ng bawat isa. So we hope na maliwanagan itong bansang ito, hindi na ating mundo, na suportahan ng karapatang pandao at ito ay mapaigting at mapairal. So kung mapapairal, as we always said, mamumuhay tayo ng mabuti. At kung mamumuhay ang lahat ayon sa karapatan ay maging mahusay ang pamumuhay ng lahat, hindi lamang sa pangangailangan sa lamesa, kundi sa patas ng justisya at karapatan ng tao sa pamumuhay. So naway ang lahat
ng pamalaan, mapairal yan para matapantaw. So dapat sa United Nations, supportado na lahat ng kapamalaan yan. At yung bawat kapamalaan sa bawat sa kalayaan natin, eh, talaga namang sinusunod natin yung karapatang pagtao. So ang nangyayari nga kasi, kagaya sa nasabi natin, hindi natin nasusunod ng gusto ng lubos. Lubos na dapat ay pairali ng ating pamalaan yung ating pagkipag-isa sa human rights sa United Nations. So dapat yan ay lubusan na may implement upang pamasahin ng lipunan. So sa iba't ibang bansa, ganoon din dapat yun. So naway yung lahat ng pamalaan ay pairali yung human rights at mabuting pamamahala. Ngayon dito sa ating inaharap na pandemic, ng ating bansa at iba't ibang bansa ay wiyupang karapatan at mabuting pamamahala ay hindi mawala at patuloy na pagpapairal ng buhay at pagsulong o recovery ay lalong maibigay ang karapatan sa mabuting pamamahala. So, sana maging fair yung pagbabahagi o yung right to health na pagbabahagi ng mga bakuna o yung pangangalaga sa kalusugan at recovery dyan sa inaharap natin pandemic. At lahat ay sabay-sabay na makabangon at maligtas yung buhay mula dyan sa pandemic na yan. So, we hope it is magkaroon ng fair distribution dyan. Ngayon ay muli maliwanagan ng ating Banal na Panginoon sa Banal na Panginoon sa Kristo Jesus at Mother Mary ay gabayan ng lubos ng kaliwanagan ng mundo mula Pilipinas at mamuhay tayo ng mabuti mula dun sa pagtanima ng mabuting balita. At sa pamamagitan ng pagtanima ng mabuting balita, ang karapatang pantawa ay maya sa buhay natin ng lubos at makapamumuhay tayo ng mabuti. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at sana'y nakapagsabos naman ang human emotion sa inyong ito hindi dito sa ating New Year special ng ating karapatang pantawa. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.